Nawa po naging kalugod-lugod sa inyong aming mga awit, aming mga sayaw, at ngayon naman ang puso na iniaalay sa iyo. Kami po ay mananahimik sa iyong panan, makikinig ng iyong salita. Pakabigyan niyo nga po kami ng pusong madaling makaunawa, ng pusong masunurin, at ng pusong madaling tumanggap na iyong katuruan. Pagliwanagin niyo po ang iyong mukha sa aming dako, Panginoon. Mangusap kayo, itaas niyo po ang inyong pangalan, and may you bless your people. We reject and rebuke all work of evil in our midst, all presence of evil, and we ask the Holy Spirit to fill us with your comfort, with your strength, with your anointing. And may you, Father, God of Moses and Abraham, be our messenger today. Speak to us powerfully from your throne. Let your truth set us free. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Basahin po natin ang Luke chapter 7, verses 11 up to 13. Soon afterward, Jesus went to a town called Nain, and his disciples and a large crowd went along with him. As he approached the town gate, a dead person was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. And a large crowd from the town was with her. When the Lord saw her, his heart went out to her, and he said, "Don't cry." So a dramatic event at the town gate materializes. Isa pong dramatic event ang nangyari sa gate ng bayan na ito. Ang mga bayan po, lalo nung araw ay may mga tarangkahan, may mga talagang official gate ng town, at ang mga libingan nasa labas ng town center, nasa labas ng town limit. Hindi pwedeng yung bahay mo katabi na yung mga libingan tulad ngayon. Kasi nung araw po yung mga libingan sa atin, malayo rin, pero doon lumakad ng lumakad yung bayan, nakarating na sa libingan, kaya magkasama na kayo halos, pader lang ang pagitan. But there was this dramatic event at the town gate. What was the event? The Lord and a large crowd were coming in. Ang Panginoon galing sa kung saan ay papasok sa bayan na ito, at maraming siyang kasunod. May imagine na po natin siguro that those are very eager people, very hopeful, very upbeat, because they were following Jesus of Nazareth, who was performing miracles left and right and feeding them with spiritual food that they never had in a long, long time. And then, to add contrast to this otherwise very happy event, there was a second group of people. A funeral procession was coming out. Dalawang grupo ng tao nagsalubong sa pintuan ng bayan. Isang masayang pulutong, isang masayang grupo na ang sentro ay ang Panginoong Jesus. At ngayon isang malungkot na grupo, a funeral procession, and the dead was a young man. He was an only son. Siya naman ang sentro ng atensyon. Dalawang grupo, parehong maraming tao na sumusunod, dalawa ang sentro ng atensyon, yung isa ang Panginoong Jesus, who is life, at yung isa naman, isang young man who was dead. Very, very dramatic contrast. And then there was the bereaved widow. The bereaved was a widow. Napakahirap imagine na mamatayan ang anak. Pagkatapos, abdobli pa ang hirap na yung namatayan at naulila ay isang balok. Wala pa siyang husband na pwedeng magbigay ng comfort, pwede niyang kapitan sa braso, pwede niyang sandalan, iyakan. Nag-iisa siya. In male-dominated Israel, the two men of her life, the two men of her future, were gone. So anong naghihintay sa isang babaeng may edad na walang asawa at walang anak na lalaki? Sino ang magtatanggol sa kanya? Sino ang bubuhay sa kanya? Sapagkat noon, dependent sila sa mga kalalakihan. So parang inalisan mo na rin ang pag-asa ang balong ito. Hindi lang siya nawala ng anak, ng asawa, parang nawala rin siya ng buhay, ng sigla, at ng comfort. Napakaraming nawala sa kanya ng sabay-sabay. At mapapansin natin, a large crowd was with the widow. Napakarami nilang nakipaglibing. Most likely, she was a very fine woman. Kasi kung isa siyang babaeng nakakainis, siguro walang makikipaglibing. O konti lang. Or this was a very fine family. Maganda siguro ang kanilang pakitungo sa kanilang kapwa. Kung kaya naman, maraming nakikirama. You know, your funeral crowd is a gauge of how you touch other people's lives. Except in a few cases na nabuhay ka as a hero in a time of oppression na walang makipaglibing sa'yo dahil pinagbabawal ng gobyerno makipaglibing sa'yo, that's another story. Or you die very, very quietly though you're a great person. But usually, ito ang ating last hooray, last performance of your life, yung may mga nakikipaglibing ba sa'yo o wala. So pwede po nating maisip na ito yung mabuburting mga tao dahil napakaraming nakikipaglibing sa kanila. The focus of this crowd was a dead man. So there, in the town gate, meeting two groups, life and death coming face to face. Jesus who is life and a man who was very, very dead. What do we see here? A very compassionate reaction from the Lord. Sabi sa chapter 13, when the Lord saw her, his heart went out to her.
ang pakikidalamhati, pagkaunawa at pakikilungkot ng Panginoon ay napakalinaw na inilarawan dito. His our heart went out to her, and the Lord gave a loaded message. There was a loaded, very loaded message from the Lord. At sabi niya po sa babae, don't cry. Sa namatayan, sasabihin mong don't cry? Napakadali siguro sabihin, easier said than done. Madaling sabihin kasi hindi ikaw ang namatayan. Pero, hindi lang empty yung sinabi niya na don't cry. At ito po naman, mag-ingat kayo, huwag niya sasabihin sa lahat ng namatayan, don't cry. Kasi may ginawa si Lord na dahilan kaya sinabi niyang don't cry. Luke 7, 14-15, then he went up and touched the coffin, and those carrying it stood still. He said, young man, I say to you, get up. The dead man sat up and began to talk. And Jesus gave him back to his mother. So kaya naman pala sinabing, don't cry. Itigil mo na yung pag-iyak at gagawa tayo ng dapat gawin na isang mabuting bagay. Hindi, wala naman kayong ginagawa doon sa namatayan, papatigilin yung umiyak. Pagkasan yung don't cry, sasabihin sa namatayan, bubuhayin mo ba? Hindi pala, tumahimik ka dyan, hayaan mo ako umiyak. No? Kasi ang hilig-hilig nating umawat, bakit nga ba lahat ng umiiyak sa namamatay, tinitigil? Hayaan yung umiyak. Kasi para makarelease yung emosyon. Para hindi bigla na lang manigas. Hayaan yung umiyak. Bakit tinitigil umiyak? At yung sumasama, sasama na ako. Huwag niyo rin tigilin. Kasi hindi naman niya itutuloy yun. Habang pinipigil mo, lalong gustong tumalong doon sa hukay. Hayaan nyo lang na ma-express ang kanilang mga gusto. Gusto pang tingnan nyo baka, isa rin nyo na. Hayaan, tingnan. Mamaya, kung limang oras na rin nakatingin dyan, narasigot na magsasabi, isa rin nyo na. Kung bakit laging pinipigil yung gusto magdalamhati? Alam nyo yung pinipigil, lalong nangigigil. So hayaan. Pero sabi ni Lord, don't cry. And there was an unusual act of the Lord. Very, very unusual here. Kung napansin nyo sa kwento, he touched the coffin. Sabi niya, huwag po kayong umiyak. At lumapit siya doon sa buhat-buhat na taul at kanyang hinipo. Bawal yon. Sa law ng Israel, you don't touch the dead. You don't touch this coffin that carries the dead. You don't do that because the dead is unclean. But the Lord, in His ministration to this widow who was very sad, broke human rules. Alam mo kung isang yung rule, yung mga religious rules, mga human rules, hindi naman laging yun ang rule ng Diyos. Alam niyo, one thing I have discovered in the many, many years ng pag-aaral ko ng Biblia, kadalasan, mas mahigpit ang pastor kaysa sa Diyos. Mas mahigpit ang relihiyon kaysa sa Diyos. Mas mahigpit ang mga kapatiran kaysa sa Diyos. At ang Diyos, mas madaling magpatawad kaysa sa mga kapwa Kristiyano. Kaya dapat nalalampasan natin yung relihiyon, nakakarating tayo doon sa tunay na Diyos para nagiging relevant yung pananampalataya. Yung mga nawawala ng gana sa pananampalataya, sa Kristiyanismo, actually, hindi sila kay Kristo nawala ng gana eh. Nawala ng gana sa mga Kristiyano. Nawala ng gana sa mga churches, sa mga pamamaraan. Pero huwag yung idamay ang Diyos, hindi niya kasalanan yon. Dapat malampasan natin yung mga tao, yung relihiyon, yung mga sistema, yung mga pamamaraan. At makarating tayo doon sa puso ng pananampalataya, who is the Lord Himself. Nakita nyo, yung hindi hinihipo, hinihipo niya para makatulong. Sabi niya, don't cry. And then, he touched the coffin. And then an electrifying word came from the Lord. Isang salita na halos ay parang kidlat, nakakakuryente, nakakagulat ang sinabi niya. Parang hindi pa sapat na hinipo niya yung ataol, meron pa siyang sinabi, sabi niya, get up. Pinabangon ang patay. Nasasyak na nga ang mga tao, hinipo niya, nasasyak pang pinabangon niya at makasyak-syak naman ang nangyari. There was a shocking reaction to the Lord's word. The dead man sat up. Kung kayo yung nakikipaglibing, tatakbo na kayo. Parang pelikula ni Dolphy. No? Mga nakaburol na bumabangon, nagkakaroon ng malalaking katatawanan at takbuhan. Kayo ba kung kayo nandun? Kahit tatanong ko kayo, kahit kayo yung nanay. Biglang bumangon yung patay, may tali pa dito, may pera sa mata. Hindi kayo tatakbo. No? So, it was very shocking that the dead man sat up and began to talk. Nagsalita, pasabi siguro, tubig, tubig! Sa katagalan niyang nauhaw. And then a most kind gesture is what you will notice here. The Lord gave the young man to his mother. Sabi, eto na uli ang anak nyo na itinatangis ninyo at nabuhay ng muli. So Luke 7, 16-17. They were all filled with awe and praised God. A great prophet has appeared among us, they said. God has come to help his people. This news about Jesus spread throughout Judea and the surrounding country. So what else do you see in the story? A most appropriate action. The people were filled with awe, the people feared God, and the people realized the deeper message. Ano po yung malalim na mensahe nung nangyari na ito, nakagimbal-gimbal?
that God has come to help His people. Dapat nating unawain na noong panahon na ang Panginoon ay dumating sa mundo, tahimik ang langit, walang propeta sa Israel ng daan-daang taon. Walang mensahe ang Diyos, parabang walang Diyos, parang walang kalugod-lugod ng kaluguran ang Diyos sa Israel, walang ipinapadalang mensahero. The silence was broken only by John the Baptist. John, who says, I came to clear the way for the Lord. Repent, repent, because the kingdom is at hand. Noon lang uli nagsalita ang langit sa napakatagal na panahong tahimik at walang mensahero, walang propeta. Kaya sabi ng mga tao, God has come to help His people. Dumating na siya. Ano pong help yon? Siguro ang pinakamasakit mangyari yung mamatayan. Eh pero kung yung patay binubuhay, ano pang sakit ang pwedeng dumating sa tao? Ano pang hirap at hinagpis? Ang maghihigit pa doon sa na-solve ni Lord na buhay ay ibinalik. At hindi lang buhay na physical ang ibinabalik niya, sapagkat kahit mamatay, mabuhay ka naman ulit physically, mamamatay ka na naman ulit physically. Siyempre itong lalaki ito namatay uli, alangan namang hindi, sinamatay din uli yun, lumungkot uli yung ina nun kung sakaling nauna siya sa kanyang ina. Pero pinahaba-haba naman yung kanyang kaligayahan sa mundo. Pero hindi lang yun ang buhay na ibinibigay ng Panginoon Jesus. Buhay na walang hanggan. Yung buhay sa kabila, yung eternal life, na hindi na muling mamamatay ang iyong espiritu at ang lahat ng mana ng palataya ay magiging magkasama habang panahon. Kaya sabi nila, God has come to help His people. Because the greatest problem and difficulty and burden of people is death. Kamatayan. Kamatayan na nagpahiwalay sa iyo sa mga mahal sa buhay, nagpahiwalay sa iyo sa Diyos, napunta ka sa impyerno, napakalaking problema. Kaya sabi sa Bible, where, O death, is your sting? Nasaan ang iyong kamandag? Ngayong narito na si Jesus, baliwala na ang kamatayan. Kaya sabi ni Paul, for me to live is Christ, and to die is gain. Because when I die, I meet my God. So nawalan ng kamandag, nawalan ng tibo, nawalan ng pananakot at kapangyarihan ng kamatayan dahil kay Jesus. And then, the news about the Lord spread all over the region. Kumalat ang balita tungkol sa kanya. Natural, pag-uusapan yun, biruin nyo, isang taong patay na buhay at napakaraming sakti. Hindi ba napakaraming nakikipaglibing at napakaraming kasunod ni Lord? Nagtagpo yung dalawang malaking grupo na yan doon sa tarangkahan ng bayan. At pagkatapos, ang patay ay nabuhay. Napakaraming magkakalat ng balitang yan at napakaraming magsasabi. Ano pong kinalaman natin sa kwento? Mayroon, marami. At isa sa mga atin natin matutunan dyan, brothers and sisters, life is what you focus on. Kung ano ang titigan mo sa buhay, yun ang iyong makikita. Crowd A was sad because it was focused on the dead man. Crowd B that was coming into the town was happy, hopeful, upbeat, and excited because it was focused on Jesus Christ. Saan kayo nakafocus sa buhay? Laging may namamatay. Laging may buhay. May ipinapanganak, may namamatay. Something's lost, something's gained in living every day. What do you focus on? If you focus on your losses, you will always be sad. But then the law of impenetrability says that one thing occupies one place at one time. Unless you lose something, your hands will not be free enough to receive a new thing. So you say goodbye to something, you say hello to someone. Napakahalaga po na nakikita natin na ganun ang cycle ng buhay. Life is what you follow. Life is what and who you follow. Are you following a procession of a dead man? Or are you following the march of the living God? Ganyan din sa mga relihiyon. Ang sinusundan ba natin ay isang false religion, isang religion ng mga patay at mga leader na namatay na hindi naman nabuhay muli? But si Jesus, namatay ngunit nabuhay muli. Kaya ang mga sumusunod sa Kanya, may buhay na walang hanggan. Life is who you follow. Nakita niyo po yung mga sumusunod sa kanila, sa mga drug lords, mga nagda-drugs, ano nangyayari sa buhay nila? Yung mga sumusunod sa Panginoon, ano nangyayari sa buhay nila? Yung sumusunod sa maling payo ng mga kaibigan, ano nangyayari sa kanila? Yung sumusunod sa karunungan, sa wisdom, ano nangyayari sa kanila? Life is who you follow. Kaya pinipili agad-agad. Dalawang grupo. Ang Bible po ang hilig magbigay ng ganyang dichotomies. No, dalawang dalawa laging example. Si Lord nakapako sa krus, may dalawang lalaki nakapako sa kanyang tabi. Yung isa nakarating sa paraiso, yung isa hindi. Para madaling pumili sa inyo, alin ba ako doon? Ito o yon? Ano bang ginawa nito na tama? Nakarating sa paraiso. Anong ginawa nitong mali at hindi nakarating sa paraiso? Ngayon, mamimili ako. Sino sa kanila susundin ko? Dalawa ng dalawa. Dalawa yung tao who built their houses. One built his house upon the rock. Another one built his house upon the sand. And the floods came. And the floods rose. The rain dropped. And the wind blew. And the house built on the sand collapsed. Because it was built on shifting sand. The house built on the rock stood.
because it was built on the rock. So pipili ka, will I build on the rock? And 1 Corinthians 10:4 says, the rock is Christ. Or will I build on the sand? Ang buhay ko ba, ipapatong ko lang sa aking mga panaginip, mga pangarap, mga kalustuhan, mga layaw, sarap, mga bisyo, o ipapatong ko dun sa di nagbabagong salita ng Diyos na ako aasa? Choices. Madalas dalawa lang. Nakikita natin, napakaraming ganun. Kaya po eto ngayon, mas simple ang choice. Kaya ko ba isasama dun sa libing o sasama kayo dun sa marcha ng buhay ng Diyos? Don't overread. Baka man hindi na kayo makipaglibing kahit kailan sa mga tunay na libing. Hindi yan ang sinasabi natin. Kundi, huwag ninyong gawin na ang buhay ninyo, lifestyle nyo, ay parang laging libing. Lagi na lamang nagmumukmok, lagi na lang nalulungkot, lagi na lang iniisip ang wala. Hindi na tuloy natin na-appreciate kung ano yung nandun. Kaya sinasabi nga nila, life is what you make it, up to a great extent, it is true. So, you follow the living Lord in his march, or a dead man, and his funeral. Who, or what do you focus on? Ano ba ang ating pambibigyan ng focus? Kung kayo'y malulungkutin, sigurado ang binibigyan niyo lagi ng focus, yung lungkot. Kaya kayo malulungkutin. Mahilig kayo sigurong manood ng mga dramang malulungkot. Mga laging kawawa ang bida, pinagsasampal natin at adyakan, buhay pa rin. People who have complete jurisdiction over their lacrimal glands, na kung nakakaiyak sila at will, inaubusan ng luha, yun ang pinagpapanood ninyo. Mahilig ba kayong manood ng sunset? Nakakalungkot yan. Why don't you watch the sunrise? No? Kakanta pa ang piano ng Sing Lulubog ang Araw. Marami sa inyong umabot dyan. 1965 umuso yan. Sing Lulubog ang Araw. Pagkatapos, malulungkot na tugtog, mga nakasarang mga bintana, malulungkot na anyo. Meron pang namatayan ang mahal sa buhay, sinabihan ng pasalukan, iiyak na sa mayan. Siguro kinopya niya si Lord itong Don't Cry. Tigil na tigil tuloy itong namatayan. Napakatagal nang nailibing. Sabi, pwede na ho ba akong umiyak? Umiyak ka nang umiyak. Kasi napagsabihan nung dating religious leader, huwag kang iiyak. Pwede ho ba akong pumunta sa probinsya para mag-iiyak doon sa putos? Pumunta ka, sige na. Umiyak ka dahil dapat lang namatayan ka. Hindi lumuwag-luwag ang iyong loob. Ngayon, kung sasabihin sa tao, huwag umiyak, buhayin niya patay. O kaya, bigyan niyo ng kapangangailangan niya. Pag may sinasabi sa tao na tayo na, relax ka lang, kalamayan mong loob mo. Ibigyan natin ang kailangan niya, hindi yung hanggang salita lang yung tulong mo. O sinabi mo, sige na huwag na masyadong isipin. Paano ko hindi isipin eh? May isiniisip ko nga yung babayarin. O itong pambayad. Kaya huwag na masyadong isipin. O kaya merong may sakit, huwag masyadong isipin. Ito pang pandoktor. Pero isang minuto, huwag isipin. Pero wala ka naman binibigay. Bulaklak lang ng dila yun. Kaya mahalaga tayo mga Kristiyano, kamukha ni Kristo, pag sinabi natin sa tao, sige na, huwag masyadong dibdibin. Kasi tinutulungan natin. Huwag masyadong pasanin, kasi tinutulungan kita, tinutulungan kita. This is the essence. Hindi lang empty words. Lalo pag may namamatay, sometimes we say the most foolish things. Titingin ka sa namatay, wala ka namang masabi, ano? Parang natutulog lang. May natutulog bang nakabarong Tagalog? May bulak sa ilong? May natutulog bang ganon? Kaya huwag ka nilang magsalita kung wala kang masabing tama. Just keep quiet. Pero kung magsasalita ka, back it up with words. Ano ba, o sige, huwag mo masyadong problemahin ang living. Kasi o ito, nag-doganit akong 20,000. Huwag mo problemahin. Hindi lang talaga buhay. Relax lang. Kasi wala ka namang gagawin, it's useless. It is important, brothers and sisters, pag meron tayong problema lalo na, to fix our eyes on Jesus. Because Jesus is bigger than our problems. Because Jesus is bigger than our questions. He is brighter than our darknesses. He is more than enough. So Hebrews 12:2, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Sa kanya tayo tumingin. Huwag sa tao, huwag sa problema, huwag dun sa dilim. Nakita niyo yung mga disciples, nananahimik silang namamangka, biglang bumagyo, at halos ay ipahit-pahit ng alon yung kanilang bunting sasakyan, pero sila ay nangatakot. Hindi sila tumingin doon sa kasama nila ni Jesus na tulog na tulog. Hindi nila isipin, eh kung ito natutulog, bakit ako matatakot? Eh samantalang kasama naman siya sa bangka na ito. At si Peter, nung nakita niya si Lord na naglalakad sa tubig, sabi niya, Lord, payagan mo naman akong lumapit sa iyo kasi nasa bangka si Peter. Sabi niya, halika, at humakbang siya mula dun sa bangka patungo sa tubig. Mas malaki yung hakbang na yun kaysa dun sa hakbang ni Armstrong, no? Patungo sa buwan. Yung sabi niya, one step of man, a giant leap of mankind. Eh alam naman niya, yung tutungtungan niya, buwan din, solid. Pero si Peter, tumungtong sa tubig, napakalaking exercise of faith. Isang paa, tapos dalawang paa, tapos naglalakad siya sa Panginoon, papalapit, no? Naglalakad sa tubig. But, the Bible says, he began to look at the waves and the wind. Kasi yung wind, may dalang tubig, so halos nagiging visible yung wind because of the water.
and he began to sink. Nung umalis ang kanyang paningin kay Jesus at tiningnan niya yung mga alon, yung malalakas na hangin, nag-umpisa siyang lumubog. Sa ating ding buhay, mga kapatid, pag may suliranin, pag may mabigat na dala, pag yung problema ang tinitigan mo at hindi si Jesus, lulubog ka ng lulubog. But Jesus is bigger than any problem that you can have. Bakit kailangan na tumingin ka sa maliliit at tingnan mo yung malaki, ang Panginoon? And what else can we learn from the story? Christ sympathized with the bereaved. Siya po ay lubos na nakiisa at lubos siyang nakiramay. Siguro, dahil alam naman ng Panginoon ang mangyayari sa kanyang buhay, naalaro niya, nakarelate siya sa widow dahil mangyayari rin yon sa kanyang ina dito sa lupa, sa Birheng Maria, because even Mary would become a widow and lose her son, Jesus. At alam natin, no, ang Panginoon ay nakapako sa krus, hindi ang sarili niya ang inaalala niya. Inaalala niya si Mary, matanda na, balo na rin, kasi after 12 years old nang mentioned kay Lord, hindi na na-mention uli si Joseph. So apparently, namatay na rin, naging balo na rin si Mary. Eto ngayon si Lord, na magiging dapat ay kanyang tagulid sa pagtanda, eh namatay din, paano na naman tong balo? Kaya sa John 19:26-27, ay ibinilin ng Panginoon sa apostle na si John si Mary. When Jesus saw his mother there, this is at Calvary, sa crucifixion, and the disciple whom he loved standing nearby, he said to his mother, "Dear woman, here is your son." And to the disciple, "Here is your mother." From that time on, this disciple took her into his home. So ibinilin ng Panginoon kay John si Mary dahil matanda na, at inampo na ni John si Mary, pinatira sa kanyang bahay. Nadalaw ko po yung bahay sa Turkey, sa city of Ephesus, na pinaniniwalaan doon daw namatay si Mary kasi yun ang bahay ni John in this very thriving city. Pero dapat po natin tingnan na si Mary ang hinabilin kay John, hindi si John ang hinabilin para alagaan ni Mary. Nabaligtad kasi. Sabi kasi ng iba, ayan, kasi si John ay apostle, siya ay disciple, therefore represented niya ang lahat ng other disciples, and the disciples represent humanity. Pagkatapos ginawa si Mary ang mother ni John, therefore Mary became the mother of all humanity. Yan po yung logic eh. Therefore Mary became the protector of all humanity, kaya sa kanya kalalapit, sa kanya kamagdarasal. Baligtad, si Mary po ang pinaalagaan kay John kasi matanda na. Kung bakit binaligtad nila yung nananahimik kayong si Mary, lagi mong inaabala, gusto mo i-protect ka, ipanalangin ka, hindi mo siya bigyan ng kapayapaan at manalangin ka na lang diretso sa Diyos para makapagpahinga naman. Si Mother Mary. Dahil hindi naman niya ministry, napaglingkuran tayong lahat, misreading lang nitong John 19:26-27. Huwag niyo po nga kalimutan, from that time on, this disciple took her into his home. Siya ang nag-alaga doon sa matanda. Kaya mahalaga, siguro, naisip yun ni Lord, mangyayari ito yung balang araw sa mga taong close sa akin. Kaya ganoon na lamang ang kanyang pagmamalasakit doon sa babaeng balo. If Christ sympathized with the bereaved, then Christians are to sympathize with the bereaved also. Because we are little Christ. What does it mean to be a Christian? Little Christ. So kung si Jesus ay maawain, tayo rin dapat. We are to sympathize with those who are in pain, with those who suffer. James 1:27, religion that God our Father accepts as pure and faultless is this, to look after orphans and widows in their distress. Napakalapit sa puso ng Panginoon ang mga ulila at mga balo. At lahat ng mga mahina, walang kalakasan para sa sarili, walang tinig para sa sarili nila, hindi makapagsalita, hindi makakibo, hindi makatutol kung sila mga naaapi, itong mga taong tayo malapit sa Diyos. At tayo mga Kristiyano, dapat tayo ang nangungusap para sa kanila, tayo ang nakikipaglaban para sa kanilang mga karapatan, tayo ang tumutulong at sumasagot sa kanilang mga pangangailangan, dahil si Kristo mismo na ating Diyos, pinakita sa atin yung ganung halimbawa. What else do we notice in the story? Christ touched the coffin in order to connect. Hinipo. Si Lord nahilig siya ng tat. Yung bulag, hinipo niya yung mata. Yung mga pilay, kahawakan niya sa kamay. Meron siya laging tat. Pati yung babaeng balong ginudugo, humawak sa laylayan ng kanyang baro, nagkaroon ng connection, na-bless. Alam niyo po ba na para tayong ma-bless, dapat tayong kumonect kay Lord? But this time, spiritual connection, hindi na yung physical dahil asa na yung laylayan. Kaya tuloy ko ano-anong laylayan ang hinahawakan ng maraming tao ngayon para kumonect, no? Samantalang spiritual na yon, simbol lang yung laylayan na nangyari sa tunay na storya. But what's important is to connect spiritually to Jesus. And that is to have Him as Savior and Lord and to live by His Word. To obey Him. So the Lord touched the coffin
It was most unusual. What can we learn? Christians are to be willing, ready, and able to touch coffins in order to help. Now, hindi na literal na coffin, baka naman lahat ng ataulihip buig nyo. Once more, symbolic yon. To do what you don't usually do. To do even what many people think, hindi dapat ginagawa. Sobra na yan. Sabi ko na, sobra ka nang tumutulong. Lampas na. Walang lampas, lampas sa kabutihan. Hindi na yan usual. Yes, the Lord showed us the way. To help is to do sometimes the unusual. To even touch a coffin. Hindi yung puro mga token, ceremonial gestures lang natin. Merong nangangailangan, tutulungan mo ng konti. Pero alam mo naman, it will not make a dramatic dent or effect on the life of the person. It is good to help up to the point of hurting. Hindi lang yung convenient. Kaya ayoko niyang mga nagpapadala tayo kunwari sa awang gawa, ipapadala niya naman yung mga gapak-gapak yung mga damit, yung mga nabura na yung design, mga wasak-wasak. Eh, hindi naman tulong yun eh. Pinaluwag nyo nga lang yung mga cabinet nyo, nakabuti nga sa inyo. You are not really helping until it hurts. Kaya dapat tumutulong ko tayo. The Lord showed us the way, went out of the way, so unconventional, such a coffin. So when we help people, it should be beyond token gestures. Meron talagang substance at meron talagang bunga. Pansinin niyo ba, those who were carrying the coffin, there was something about them. Hindi yung, huwag niyo akong abalahin. If the Lord likes to touch you through a Bible study, it's good to stand still. Itigil mo man ang ginagawa mo, ang yung mga busy schedule, drop it, stand still so that the Lord can touch you through a study. If the Lord is touching you through a message, stop doing what you have to do. Tumigil ka ng katetext ng lihim dyan sa loob ng yung bag. Diba? Stand still and let the Lord touch you through His Word. Yung ginagawa nila, yung business nila, they should be progressing towards the cemetery, but what did they do? They stood still. They stopped their business to allow Jesus to touch them. Christian, you've got to stop what you're doing if the Lord is touching you. Hindi yung busy ka naman, sobrang busy, wala ka na rin panahon sa Diyos. Itatouch ka ni Lord through prayer and devotion. Busy ka rin, lagi kang umaandar. Late na ako. Stand still and do your devotions. Gumising ka ng mas maaga para matouch ka ni Lord. Hindi ka lagi nagmamadali. You know, you should not mistake activity for achievement. I have seen so many people who are so busy but are actually not achieving anything. Mahirap pa rin. Hulugan pa rin ang payong. Budget pa rin ang kinakain. Hati pa rin sa itlog ang kanilang mga anak. Pero busy. Dapat, kahit tayo busy, at dapat naman tayong busy talaga, pero not too busy to the point that you have no time for God. And you have no time for the Lord. At lagi mong inaapura, ang haba-haba naman ng worship na ito, kailan ba ito matatapos? Yung gusto mo nang lumakad at ilibing ang mga ililibing mo, if the Lord is touching you, stand still. And let the Lord do His thing. Alam mo sabi sa scripture, be still and know that I am God. Kailangan marunong tayo magbigay kay Lord ng undivided time, undivided attention. It is important. And then what else do we notice in the story? The word of Jesus brings life. Sabi niya, get up. And the man got up. Wala na siyang maraming mga seremonya, mga pagulong-gulong, mga padrama-drama, mga rara-ra, sit-buba. Wala na! Sabi lang niya, get up. And the man got up. Jesus is the word of life. Jesus is the word of life. His word is life. Nakikita po natin ang Diyos nung kinikreate ang mundo. Sabi niya, let there be light, and there was light. Let there be like this, and there was like this. Napaka makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya yung mga nakikinig ng salita ng Diyos, binubuksan ang puso nila sa salita ng Diyos, may nangyayaring mga himala sa kanilang buhay dahil makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya dapat binibigyan mo ng panahong pakinggan, paglimilimiin, isipin, hindi basta-basta lang pinapalampas sa tenga natin at tapos-tapos na. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Dapat pinapakinggan. Binibigyan ng oras, ipinaglalaban ang marinig, at dapat din, sinasabi ng ating bibig, inuulit-ulit sa ating sarili, inuulit sa iba, itinuturo sa iba dahil makapangyarihan ang salita ng Diyos. Pag dumating ang kapangyarihan ito, sa mga nanghihina, sila'y lumalakas. Sa mga may sakit, sila ay lumalakas din. At sa mga patay tulad nito na buhay. At alam nyo ba, hindi lang physical na pagbuhay at kamatayan ang pinag-uusapan. Dahil maraming tao are physically alive, but are spiritually dead. Are emotionally dead. Naglalakad lang pero parang zombie. Walang pinupuntahan. Malayo ang tingin pero walang tinatanaw. Lalo't iniwan ng nobyo. O kaya hindi nabayaran ng nagkautang. Nakatulala. Wala sa sarili. Ang daming taong ganun. Anong kailangan nila?
salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng buhay. Life is in the Lord's Word. That's why sabi ni David, "Your Word I hid in my heart so that I may not sin against you." It is important to memorize God's Word, to talk about God's Word, to speak the very Word of God to people and to ourselves. Those who need life must first hear the Word of life. And Jesus is the Word of life. Napaka-importante. Eh kung sila busy, gusto nila mailibing agad matapos yung business, hindi na sila paabala kay Jesus, tuloy-tuloy na yung libing, hindi na siguro nabuhay muli yung tao. Gano'ng karami ng mga pagkabuhay na muli ang dapat nangyayari sa ating buhay, this time not physical, but emotional, spiritual, hindi nangyayari because we don't stand still. Because we're too busy. And what else do we learn from the story? That those who receive life are to talk. O yung tao, matapos natanggapin niya ang buhay, nabuhay siyang muli, ano nangyari? Ang una niyang ginawa, nagsalita. Kung kayo may buhay na muli galing sa Panginoon, you should talk. At anong topic natin? Jesus should be our topic. Life, the meaning of life, salvation, we should talk. That's the least you can do if life is given back to you. Lahat ng mga tao nagkiklip, ako na born again, na save ako, talk about it. Talk to people. Explain it so that they too will hear the word of life. And what else do we learn? Those who witness the Lord's mercy, the Lord's goodness, the Lord's power are to talk. So ano nangyari? Pinag-usapan yung nangyari hanggang lampas-lampas pa sa Judea. Pero dapat tayong makalampas lalo sa nilampasan noon. Acts 1:8, the Lord says to His people, "And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth." Dapat ipagkalat natin ang katotohanan that Jesus is life, that people can find life in Him. Why? Because faith comes from hearing. Romans 10:17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the Word of Christ. Sabihin ganun. The message is heard through the Word of Christ. But faith comes from hearing. People are to hear the Word of God. Kaya huwag po tayong laging magpapabaya, laging magsalita, hindi kayo masisiro. Sabi sa Bible, "My Word will always accomplish the purpose for which I send it. It will never return to me empty." So ang salita ng Diyos, oras sa pinawalan ninyo, pagbalik niyan, may bunga, hindi bumabalik ng walang bunga. Kumisa lang matagal bago makita yung bunga. Kumisa naman hindi natin makita, yun pala yung bunga, pero walang pagtuturo, walang pag-share na walang nangyari. Lahat may nangyayari. So hindi tayo dapat magkulang at hindi tayo dapat manghinayang sa ating mga effort. "My word will never return to me empty, but it will always accomplish the purpose for which I send it." That's what God says about His word. Habang nililimin natin ang kwentong ito, ang tanong ko'y, do you have a dead son? Meron po ba kayong patay na anak na lalaki? And I don't mean literally na. Meron ba kayong bahagi ninyo na patay? Meron ba kayong emosyon na napakalalim na malungkot? Meron ba tayong mga takot? Meron ba tayong mga pagkawalay sa Diyos? Meron ba tayong mga mahal sa buhay na patay? Yung nandyan lang, humihinga-hinga, pero walang buhay, walang gana sa buhay, in fact, baka ayaw nang mabuhay. Meron ba tayong mga ganito? Ang dapat po natin gawin sa sarili nating mga patay-patay na bahagi ng ating katawan o sa mga taong patay ang espiritu, patay ang emosyon, dalhin sila sa Panginoon. It was no accident that this party met the Lord's party by the gate. It was a divine appointment. Kaya kailangan po igawa din natin ang divine appointment ang mga mahal natin sa buhay. Dalhin sila sa Panginoon. Gano'ng karami sa inyo ang uuwi ngayon sa bahay na may mga patay? Dahil ang sabi sa Bible, "Unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God." In other words, he is not alive. "He who has the Son has life. He who does not have the Son shall not see life, but the wrath of God rests upon him." So by that definition, lahat ng tao hindi pa tumatanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, spiritually, they are dead. And their dead spirit is only waiting for the body to die so that the dead spirit will be released into the world of the dead. But before the body dies, the dead spirit must have life again, must be born again, must accept Jesus as Savior and Lord. Meron ba kayong uuwian ngayon na mga patay? Dapat silang dalhin sa Panginoon. Dalhin sa kanila ang salita ng Panginoon. Dalhin sila sa mga Bible study. Dalhin sila sa worship. Dalhin sila kahit saan, wherever it takes, where they will hear the Word of God so that their dead spirit will be alive again, so that when their body, when this body dies, the spirit is alive, will go back to life, will go to God. Yun ang goal po natin.
Kumisan, buhay na buhay tayo sa church, pero uuwi tayo sa bahay na may mga patay. Sa inyong offices, sa inyong mga kapitbahay, sa inyong compound, sa inyong workplace, sa inyong school, wherever you go, gano'ng karami doon ang patay. Hindi aksidenteng naroon kayo. Gusto ni Lord, dalhin nyo doon yung word of life. Because what you have received from the Lord, you should give freely to other people. Take dead people to the Lord. At isa ko pa pong tanong, do you see a grieving widow? Meron po ba kayong kilala, nakikita, nadadaan-daanan na taong malungkot, taong may pangangailangan, taong parang namatayan, o totoo nga actually namatayan? As Christians, how do you show your compassion? O naging sobrang na tayo maging mas kasarili at manhid sa pangangailangan ng iba? Napapansin ko po, maging sa aking sarili at sa marami kong mga kaibigan, pag bago ang dating sa Pilipinas, matapos ang ilang araw o ilang linggo abroad, lalo kung galing ka sa West, pag uwi mo sa Pilipinas, ramdam na ramdam mo ang kahirapan ng bayan. Kitang-kita mong kupas-kupas ang damit ng mga tao. Kitang-kita mong gapak-gapak na yung mga handbag ng mga babae ginagamit pa. Kitang-kita mo ang mga bahay-bahay na pinagdugtong-dugtong na kung ano-ano naging bahay. Kitang-kita mo ang hirap. Pag kumakain ka sa mga restaurant, kakonti-konti ng mga laman ng mga ulam ng mga sarili. Tatlong hiblang tapa. Tatlong buto ng kamatis. No? Yun na. Compared sa mga pinanggalingan mo na talagang tambak-tambak na mga servings, lalo kung galing ka sa Estados Unidos kung saan napakalakas mag-aksaya ng pagkain. Tambak-tambak, bundok-bundok, ang lalaki para mga tabo ang mga baso. Tapos uuwi ka rito, ramdam na ramdam mo. Kitang-kita mo ang mga pulubi, kitang-kita mo ang mga hirap, pero patagalin mo ng mga dalawang linggo, di mo na muli nakikita. Sanay ka na. At alam niyo po kung anong mahirap? Ang masanay sa ganitong mga tagpo dahil hindi na natin nararamdaman ang kirot. Hindi ibig sabihin ay walang sakit. Nagigilang tayong manhid. At yan ang problema sa ketong. Namamanhid kapag may ketong ka, kaya kinakagat ka na pala ng langga, may infection ka na, napapasok ka na, hindi mo pa alam, kaya nadidisintegrate ang iyong katawan. Dahil hindi mo na aalagaan, dahil hindi mo nararamdaman ang kirot. Nakakaramdam pa ba kayo ng kirot para sa ating kapwa? Marami kang kapatid, maganda-gandang buhay mo, pero meron kapatid kang hindi. Binibigyan mo ba? Tinutulungan mo ba? Oo, bahala siya sa buhay niya. Wala nang kirot. Ang mahalaga ako meron, bahala siya sa buhay niya. Alam niyo naman kung marami magkakapatid, kumisan iba-iba yung kalagayan sa buhay. Pero kaya ba ng dibdib niyo na regular at maayos sa inyong buhay? May mga kapatid kayong hindi. Ang mga anak niyo, masasarap ang buhay. May mga pamangkin kayo na hindi nakaka-enroll. Pero mga anak niyo, okay lang. Kaya niyo. Dapat nating maramdaman ng kirot. Kasi kung mismo sa biological mo mga kapatid ay kaya mong ignore ng ganyan, di kaya mong ignore na maraming street children, maraming mga nagugutom, na maraming mga pulubi, pwede siguro hindi natin siguro kayang masolve ang lahat ng bagay na yan. But if you will solve and help the problems in your immediate vicinity, and if everybody of us will do that, actually changes will happen. O ayaw mo magpalimot sa pulubi dahil baka racket, pero binibigyan mo ba naman lang kahit naman lang biscuit? Yung ba yung sa yung kotse, meron ka man lang, pumapakyaw ka ng mga biskit at pag may mga batang kumakatok-katok, bigyan mo. Tapos sabihin ng bata, di naman pera, kripot! Gagod din ka pa ng pulubi, ano? Pero hindi bale, binigyan mo, malawag ang ilob. O hindi na natin nararamdaman ang kirot. The Lord, though surrounded by people who were obviously adoring everything that He was doing, who were praising Him, who were very happy about Him, transcended the artificial happiness of the people around Him and felt for a widow. Sabi sa Bible, His heart went out to her. Kung meron tayong mga biyaya sa buhay, nag-iisip-isip ba tayo, o malapit na uli ang June, maraming enrollment, maraming magulang na mga problema, meron ba tayong tinutulungan malang kahit isang bata, isang estudyante, kahit kalahati lang upang down payment, pwede tayong tumulong. Alam niyo po, ang kadakilaan ay hindi niyo lang ginagawa kung maluwag ang inyong buhay. Ang kadakilaan ay tumutulong tayo sa kapwa na magbuhat ng mga daladala nila, maski tayo man, eh may binubuhat din. Kasi kung aantayin ninyo na wala na kayong dala para kayo tumulong sa iba, baka di na mangyari yon sa maiksing buhay na ito. At nawalan tayo ng pagkakataon na maging dakila, tumulong o maging Kristiyano malang sa gawa. Kailangan maramdaman ang habdi para gumawa ng paraan. Huwag magbulag-bulagan, magmaang-maangan, magbingi-bingihan sa pangangailangan ng iba. At huwag isipin na yung mayayaman at maluluwag lang ang pwedeng tumulong. Tayo man ay may dala, kaya pa rin nating tumuwang sa dala ng iba. Iyon naman ang itinuturo sa atin ng Panginoon. Lahat ng ginawa ni Lord, ginawa niya actually, pero ginawa rin niya also symbolically para pag-usapan
pag-aralan, suriin, at tularan. Take time to get near a dead body. Take time to touch a coffin. To do what you don't usually do. To do the unconventional. Sometimes to even be criticized by others for doing it. Give of yourself. When the Lord touched that coffin, power came from Him. He gave of Himself. Katulad ng babaeng dinudugo na hinipo ang kanyang baro, sabi sa Bible, and Jesus felt power came out of Him. Kasi hindi tayo pwedeng tumulong nang hindi tayo nababawasan. At kung babalik na rin po natin mga kapatid, pag di kayo nababawasan, ibig sabihin, di kayo tumutulong. Para ano pa mga salitang pinapakinggan natin lagi? Kung yung katabi mo, naghihirap, di mo man lang matulungan, matulungan pa ba yung malayo? Makapag-mission ka pa ba sa Afghanistan, sa Timbuktu, sa Lake Tanganyika? Eh, itong katabi mo, hindi mo lang matulungan. Nasaan? Sayang ang lahat ng salita ng Diyos. Sayang lahat ng hallelujah, hallelujah, kanta-kanta. Sayang. Because, sabi sa Bible, religion that is undefiled before God is to visit the orphans and widows in their afflictions, to help the needy. Take time. Give of yourself. Life is short, but it's long enough for heroism. It's too short to be selfish. Kumisan iniisip natin, yung mga magkakapatid nag-aaway-away dahil sa mana, buong buhay hindi nag-uusap, ang mga anak nila, mga pamangkin, magpipinsan, hindi nag-uusap, dahil sa kapratong lupa, isang dakot na lupa, isang dipang lupa, na kahit naman mabuhay ka pa, mga 30 or 40 years mo nalang magagamit, tapos hindi na rin, tapos na. Why destroy relationships with people for such a thing that you can only use for a while? Well, our existence in the next life is eternal. Kaya sabi, don't be deceived by this world. Huwag magpadaya. Ang lahat ng nakikita ay sandali lang. Mas mahalaga yung pang matagalan at pang walang hanggan. And what else can we do? Say life-giving words to people. Isaiah 40 verse 1, comfort, comfort my people, says your God. Kung bubuka po ang ating bibig, tiyakin na natin that we say something comforting. Ang mga Pilipino, nagtataka ako, napaka mga pangahas. Pag nakita ka, ang taba mo? Ang pakialam niyo sa taba ko? Diba? Bakit pati taba ko pinapakialaman? Gaano karaming mga tao ang nadudurog ang puso dahil dinasabi, ang taba-taba mo? No? Bakit hindi masabi, ang ganda ng iyong mata? Ang ganda ng kulay ng iyong baro? Say something comforting. No? Ang ganda naman ng iyong balat? Kundi bakit? Ang kuko mo patay. Pakialam mo sa patay kung kuko, makikipaglibing ka ba? Say something comforting. Bihira na nga tayo may pagkakataong marinig. Sabi, samantalahin na natin na isasabihin natin yung nakakapaligaya na hindi naman bola. Kasi pag tinignan mo naman ang buhay ng isang tao, lagi kang may masasabing something nice and something good. It's your choice of what you want to say. Meron pa mga tao ang hilig-hilig mambara. Kung ikaw ay 11, 12, 13 years old na nakatira sa mga kalye, no, na nambabara ka, baka uso pa yon. Pero kung matanda ka na, hindi na uso yung ganyan. Dapat pag nagsasalita ka na, yung positive, hindi na yung pag ni taong dumarating, ninenervous ka, ano na naman kaya kalapas tanganan na sasabihin ng taong ito? Hindi ba mayroong mga ganung tao, ayaw nyo makita, pag lumalapit na lumalayo kayo, dahil baka kung ano na naman sabihin ng bunganga ng babaeng ito? Di ba? Yung laging napaka-tactless kung ano na sinasabi niya. So ano sabi sa Isaiah 40? Comfort my people. Sapagkat ang mundo'y bayan ng hinagpis, sabi nga ni Balagtas, tad-tad ng problema ang buhay, huwag ka nang dumagdag sa iyong kapwa. Comfort people. And also, be willing to receive comfort. Lahat tayo nangangailangan din yan. Walang superman, walang superwoman, we all have to receive comfort. You don't have to stand taller than what you really are. You don't have to put up a facade. You don't have to be super person dahil mahihirapan ka lang, mahirap i-maintain yan. You should allow people to minister to you and to help you. And also, above that, we should give comfort. The Lord's life on earth was short, but it was filled with greatness in giving comfort to people. Tayo po yumuko sa presensya ng Diyos at mag-isip-isip. May iniiyak-iyak ba kayo ng mga kung ano-anong bagay? Pwede kayong lumapit sa Panginoong Jesus na tinasabi, don't cry. And then, allow the Lord to touch you. Allow the Lord to change you, to help you, to minister to you. Let Him do His thing. And while the Lord is working on you, stand still. Give Him time. Give Him the space. Allow God to work in you. At tayo rin, tularan natin ang Panginoon. Marami naghihirap.